Hi guys, mga negosyo says familia, kumusta po kayo? Kung bago ka lang sa Negosyo Philippines sa YouTube channel natin, please subscribe, like, comment, and share. So mga kanegosyo, nakakatuwa naman kasi medyo natagalan yung ating part 2 or part 3 ng Piso Wi-Fi business. May good news tayo ngayon kasi yung Piso Wi-Fi natin, in-upgrade natin. Kung dati 20 meters lang yung reach niya, ngayon 50 to 100 meters as long as open space tayo. So yun yung ating good news. Ngayon ang topic natin, paano nga ba magsimula ng Piso Wi-Fi business? Siyempre, narinig nyo na maganda naman talaga itong business ito. In fact, ako mismo, meron kaming 11 units na pinalabas and hopefully, mapaabot namin niya ng 20 units. So ngayon, sa mga nagtatanong, ano ba yung talagang unang-unang natin gawin kung mag-open tayo ng gantong negosyo? Of course, may mga nagtatanong nga, gumagamit ba raw ng Wi-Fi? Of course, ito po ay Piso Wi-Fi business. First thing to consider muna before buying ng unit, yung ating internet. Kinakailangan i-consider natin yung area ba natin, maganda ba ang internet, meron ba tayong Globe, PLD, or Smart, ano yung internet provider na maganda sa area natin. Tandaan, hindi po pwede yung mga Globe na prepaid. Dapat talaga yung router, dapat yung postpaid. As much as possible, I recommend, dapat po yung unlimited na yung ating internet. Normally, babayad tayo ng mga 1,800 or 1,899 or 1,799. Dapat ganun. Dapat malakas. Sa mga nagtatanong, ilan ba raw yung pwedeng makakonek? Sa totoo lamang, kahit 20 to 30 na tao, up to 50 pa nga, pero imposible na naman mangyaring 50 na tao sabay-sabay. Exaggerated na yun. Let's say siguro, 10 to 20, pwedeng mangyari. Pwedeng sabay-sabay po yun. So, itong negosyo ito, napakagandang negosyo. Ito yung tinatawag natin na passive income. Itong negosyo ito, pag ginawa natin, magkakaroon tayo ng passive income. Hindi rin naman po pwedeng magtayo ka ng piso Wi-Fi. Ang iba, iiwan lang basta. Then, yun lang. Maghihintay lang sila ng 1 month, i-harvest, kukunin yung pera, i-open, bibilangin. Tandaan, kahit pa paano, kahit pa simpleng-simpleng negosyo to, kinakailangan din naman everyday bibisitahin natin. Malay natin, sira-sira na yung sticker. Malay natin yung tarpaulin, sira na. Yung pinagpapatungan, pangit. Then, isa pa, ito po yan ha, at least alam natin, yung common nagiging problema natin, yung ating coin slot, minsan kasi nangyayari na hindi tumatanggap ng bago, although talagang ito ay latest. But still, minsan nangyayari na yung 5 pesos na bago, hindi tinatanggap, or yung 10 pesos na bago, hindi tinatanggap. Ano ang dapat gawin ng owner? Yan yung trabaho mo. May customer ka, may kliyente ka, nagpapasok ng 10 pesos, hindi pumasok. So ang gawin natin, ready tayo. Lagi tayong nakahanda. Meron tayong 5 pesos, meron tayong 10 pesos. Kung pwede natin palitan yung kanilang bago, gamitin. So imagine kung hindi ka naka-attain, maraming customers, maraming clients, ang kanila ay bago, hindi pumasok. Sayang naman. Lahat po ito, bago at luma, kinakain. But merong mga cases na nangyayari, nagmamalfunction, hindi niya tinatanggap. But then, igagayad lang tayo ng IT natin sa mga nagtatanong. Ito talaga, honest review. Okay? Pwedeng mangyari. Kahit ito yung lahat, yung latest, pwedeng mangyari. Ganun, may mga iba, yung 5 pesos na bago, hindi tinatanggap. Kinukos ko sa semento, nilalagay, tinatanggap. Pero, para sa akin, yung owner, kahit pa paano, dapat lagi din ready. Nakahanda yung mga coins natin. Patingin-tingin, kung halimbawa may mga taong 20 pesos ang pera, walang coins, 50 pesos walang pera, palitan natin. Okay? So yun, ganun yung sa negosyo. Kinakailangan
tutukan din natin. So, gaganda yung negosyo. Siyempre, kung atin ding i-manage ng ayos. So, ito lang yung aking may papayo, okay? Ang babayaran natin is 15,000 pesos. Sa negosyo, walang sigurado. Pwedeng 15,000 mo, kumita ka. Kasi imagine mo, meron ka na lang 30 na tao na babayad ng 10 pesos. Meron kang 300 in 1 month, 9,000 bayad ka sa internet. Let's say internet and electricity, 2,000. Meron kang 7,000. Maaring yung pinaglagyan mo, walang masyadong tao. Yung mga tao, rich, walang masyadong nag-internet. 3,000, 4,000 lang yung gross. Magnet ka ng 1,000, 1,500. Huwag na huwag mong sisisihin ang negosyo Philippines. Bago magsimula ng gandong business, pag-aralan, feasibility studies, tingnan yung area sa negosyo, sa mga nagninegosyo, hindi maganda ang maninisi, hindi maganda kung ang negosyo natin pinasok ay hindi naging successful, sarili natin ang sisihin. Kinakailangan mag-improve, kinakailangan galingan. Next time, mas gagalingan, mas pag-aaralan. Walang 100%. Ako man, maraming negosyong pinasok, hindi naging successful. Pero hindi ako sumisisi ng ibang tao, kundi ako. May mga iba, nagbayad ng 15,000, parang 150,000 ang ibinayad kung makapagreklamo, kung makapanisip. Hindi po. Kung ang area ninyong lagyan ay hindi malakas, try naman natin sa iba lugar. Instead na tayo ay magsisay na, oh, bakit ako nakabili? Sayang ang pera. Hindi natin dapat gawin yun. Ganun talaga ang negosyo. Okay? At least, nagsubok tayo. So, ngayon, ano nga ba ang mga included sa 15,000 natin na babayaran? Of course, yung ating unit. And then, sa mga iba rin tatanong, kasama ba raw ang internet? Hindi po. Ulitin ko, ito yung kasama na unit. 15,000. Ito po ay plyboard 3/4. Napaka-tibay niya, hindi katulad ng iba, ginagamit nila is aluminum, manipis, lata, mahuna po yun. 17,000 yung benta nila. Pero tayo, 15,000, ulitin ko, 50 meters up to 100 meters yung reach niya. Included na po yung UTP cable na 10 meters. 10 meters yan, no? Included yan. Then, meron tayong, ito po, ulitin ko, ang router na internet hindi kasama. Then, meron tayong tarp na dalawa ang kasama. Okay? So, ito po yan. So, ngayon, buto sinabi ko, piso wifi business is napakagandang negosyo. Sabi nga namin, mas maganda pa yan sa tricycle kasi ang tricycle ang daming maintenance. Yung gulong, yung preno, then of course yung magdadrive, masisira. But ang piso wifi, yung internet ninyong binabayaran, the 1,800, kung meron na rin kayong internet, gawin natin negosyo. Idagdag natin ang piso wifi vendo. And then, kung halimbawa naman ang option nyo, may kakilala kayo, may tindahan, may kilala kayong lugar, pwede nyong ilagay doon. Then, pag-usapan nyo na lang kung paano ang profit sharing, pwedeng 50-50. So, yun lang guys. So, sana meron po tayong part 2, meron tayong sunod na video about naman kung paano gamitin. So, ito lang. Gusto ko lang ipaalam sa inyo, bago na po yung mga vending machines natin, piso wifi natin, 50 to 100 meters na po yung IR, yung reach niya. Shoutout po natin si Colter Clenas Israel, Esi Martiliano, Ning Deloy from Dubai, John Bon, Saroy Taga Bicol, nasa Saudi, Chris Story Vlogs, Choco Martin, Mr. Amor 888, Gerard Vasquez, Mr. Pasig na rin tatawag sa akin, then Now Pigeon Love TV, wait lang po yung farm visit. Reniero Tabiola, napakaganda rin ang vlog natin. Marami raw siyang natututunan sa mga bago pa nag-comment sa atin. Roger Costuna,
siya po ay nasa Jeddah, KSA. Marcelo Sumalinog, hi po, shout out sa mga Sumalinog family. Ron Gonzalez, sa mga kanegosyo, asin sa pamilya, maraming maraming salamat sa pagsubaybay, sa panonood. Subukan natin ang Peso Wi-Fi business. Wala namang mawawala, lalong masama kung hindi natin subukan. Yun lang guys. God bless. See you again in our next video. Bye-bye! Guys, nagpapalik tayo. Pasensya po. Medyo may nakalimutan lang tayo. Yung isang medyo mahalaga on how to order. Paano ba mag-order? Of course, kung mag-order ka, dapat meron kang 15,000 or 15,000 na hawa, okay? At ito yung pinakamaganda sa negosyo Philippines. Nag-o-offer tayo ng COD or cash on delivery. Ibig sabihin, pag nag-order tayo, wala tayong ipapadalang pera, wala tayong down, wala tayong dapat gawin, kundi mag-message sa FB page ng Negosyo Philippines. Ulitin ko, mag-message tayo sa FB page ng Negosyo Philippines, ang ating tunay na pangalan, ang ating exact address, landmark, at contact number. At contact number, kung maaari, maglagay tayo ng dalawa. Ulitin ko, isend natin sa FB page ng Negosyo Philippines ang ating pangalan, address, landmark, at yung ating contact details, contact numbers. Kung maaari, dalawa. Cash on delivery, ibig sabihin, pag i-deliver, tinanggap nyo, saka kayo magbabayad. Hindi kayo matatakot ng mga scam or maluloko. Pero, meron din namang mga tao na gusto nila yung COP or cash on pick-up. Ang cash on pick-up po, bali mag-notify yung LBC sa inyo, pupunta kayo sa LBC. Pag pinick-up nyo ang ating Peso Wi-Fi, dun tayo magbabayad. Ulitin ko, may mga customers po tayo, may mga kliyente tayo na although sinabi nyo sa amin, COD. Pero pagdating namin ng LBC, sasabihin ng LBC, hindi kami makakapag-deliver sa area nito, so kinakailangan pick-upin. So may mga cases po na ganun para at least alam natin, umaari, magdala tayo na mag-send tayo ng dalawang contact numbers natin para pag nasa LBC, madali kayong ma-inform na instead na COD, COP. So yun lang guys! Simpleng negosyo, simpleng gawin. Subukan natin ang Peso Wi-Fi. Good luck. God bless. Bye-bye.